Ang dinardaraan ay isa na namang kakaibang uri ng pagkain ng mga Ilocanos. Ito ay ang kanilang chocolate meat kung tawagin, o sa mas popular na tawag na dinuguan, na galing sa salitang dugo o blood sa Ingles. It is a savory stew of pork meat and innards. The rich and spicy pork mixed with garlic and vinegar is stewed to perfection and tenderness with pork blood. Ang dinardaraan ay all-time favorite sa ordinaryong kainan ng pamilya. Maging sa baon man o picnic, pati na sa mahalagang okasyon at pangregalo na isa na namang maraming choices ang dinardaraan. Di rin mawawala sa maraming options na pinagpipilian sa kantin, resto at iba pang kainan. Kadalasan sineserve ang dinardaraan kasama ng puto at mausok-usok pang kanin. Marami rin iba't ibang klase ng luto ng dinardaraan, depende sa panlasa at paborito ng kumakain, tradisyon o pinanggalingan o lugar. Samantala, ang bersyon na dinardaraan na lulutuin natin ngayon ay crispy dinardaraan, kung saan gagamit tayo ng bagnet at crispy pork innards o laman loob ng baboy, na parehong masarap na kombinasyon ng dinardaraan. Pinakapaborito at in-demand na klase ng dinardaraan sa Region 1. Mapagpalang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa mga kapatid natin dyan sa Region 1. Ito po si Nurse Sam, tunay lang hapcharap. Good day, KNSTLC. This is Nurse Sam, a nurse by profession and cooking is my passion. Tender Loving Care or TLC has traditionally been used as a defining term that characterizes nursing, which entails expression of comforting the human spirit. On the other hand, as far as cooking is concerned, TLC, which stands for Tunay Lang Hapcharap, is conceptualized by yours truly to share expertise in different Filipino cuisines blend with compassionate love. Dumiretso na tayo sa ingredients and exact measurements dito nga sa crispy dinardaraan. 1 kilo pork lempo, 1/2 kilo cooked and pre-cut pork innards. Bali, nabili namin ito na pre-cut na. If you can still recall, KNSTLC, nag-episode na tayo sa Gabay sa Pamilihan sa mga nauna na nating mga episodes ang tungkol sa pre-cut na mga lamang loob ng baka at baboy. Maliban din sa mga pre-mix at pre-cut na rin na veggies, kaya mas malaking ginhawa sa ating mga madiskarteng mamimili sa pre-cut na lamang loob, pwedeng gawing pang-bopis, papaitan, lugaw, at ito ngang pang-dinuguan at iba pa na talaga namang tipid sa oras at effort ng mga kusiner at kusinera. Kay nanay at kay tatay, may small at large-scale business establishments at mga mapanuring mamimili. Kakailanganin din natin ng 200 ml or cc ng pork blood, 3/4 cup vinegar o sukang Iloco, 1 piece onion chop, 2 tablespoons garlic mince, 2 teaspoons black pepper crush, 3 pieces bay leaves, 1 bundle dried oregano leaves, 1 tablespoon sugar, 2 pieces green pepper, yung siling pangsigang, 2 cups pork broth or water, 2 tablespoon cooking oil. At syempre pa, need after natin malaman ang mga ricados, punta na tayo sa preparation and cooking proper. Pakuluan lang natin itong baboy sa isang kaserola hanggang sa lumambot kasama ng sibuyas, paminta, dahon ng laurel at pork cube. Wala po akong maibibigay na oras kung ilang minuto o oras, depende kasi sa klase ng baboy na nabili natin. Basta paminsan-minsan gamitan lang ng tinidor at pag natusok na true and true at walang ka-effort-effort, okay na yun. At kapag malambot na, tanggalin lang natin sa pinagpakuluan, dahan-dahan lang ha, ka-NSLC. Itabi natin pareho ang pinalambot na baboy at sabaw kasi mamaya gagamitin natin to. Painit naman tayo ng mantika sa
malalim na kasirola o fryer dahil need natin i-deep fry ang pork para maging bagnet siya mamaya. Pag mainit na, isalang na natin itong pinakuloong baboy hanggang mag-golden brown at lumutong ng husto. Sa iba, dalawang beses sinasalang o dinideep fry. Sa amin, pag na-achieve na natin ang lutong, okay na yon para makakain na tayo kagad at tipid ulit sa gas at oras. Pag okay na, i-deep fry na natin ang laman loob na sinasabi ko kanina na nabili namin sa palengke na pinalambot na at pre-cut pa. Kaya ito ngayon siya. Basta haluin lang natin tuloy-tuloy para pantay ang pagkakaluto at yung lutong ma-achieve natin. Na para bang chicharong bulaklak na sinamahan ng bagnet ang at sauce, lulutuin natin after this. A few inches later. Okay na to? Para naman sa blood sauce ng dinadaraan, maglagay ulit tayo ng cooking oil sa cooking pot. Saka pag mainit na, mag-isa lang tayo ng bawang. Haluin lang natin ito dahan-dahan hanggang mag-golden brown. Isunod ang sibuyas, haluin pa rin hanggang maluto. Saka ilagay ang pinagpakuluan na baboy para dagdag lasa o kung sakaling naitapon, Diyos ko, wag naman po sana, ang pinagpakuluan natin kanina, relax lang. May remedy dyan. Lagay tayo ng tubig or gumamit tayo ng tubig. At maglagay siyempre ng seasoning para di masayang effort natin kay NSLC. Okay, ilagay na rin natin yung dried oregano. Bali, nabili rin namin ito sa palengke at or grocery. Meron din namang powder rice na prepared. Pero mas prepared namin ang dried leaves. Mas mura pa sa 5 piso lang na halaga. Ilagay lang natin sa side kay NSLC. Kasi maya-maya tatanggalin din natin ito. Hayaan lang kumulot for 2 to 3 minutes. Tapos tatanggalin na rin natin kasi nagbibigay ito ng extra aroma sa crispy dinadaraan natin o sa iba pang dinuguan sa ibang lugar. KNSLC, tanggalin lang natin lahat ng oregano ha. Kasi pag di natanggal yan, baka sabihin ng kakain, ay, bakit may tali? Galit bang nagluto sa atin? Sayang, masarap pa naman ang dinadaraan niya. O, tingnan nyo. Maganda na sana ang feedback. Nasira pa dahil sa di natanggal ang sinulid. Ay, oregano pala. Ilagay na rin natin itong sukang Iloco kay NSLC. Pwede rin ang ordinaryong suka. Ang iba, kalamansi naman. Masarap din kaso, mas magasos at matrabaho. Pag nabuhos na lahat, ang suka, wag na muna natin daw haluin, baka daw mahilaw. Bakit nga ba nahihilaw? Hayaan na muna natin umulo ulit ng ilang minuto sa kahaluin. Tandaan po yan natin yan na ka-NSLC, kaya wag masyadong excited. Ilagay na rin natin ang dugo dahan-dahan at habang binubuhos ang dugo, haluin din natin dahan-dahan para di magbuo ang dugo. Malalaman nyo yan pag nagbuo kapag kinain nyo na. Yung texture, may mararamdaman kayong buo na maliliit. Unlike kung hindi, ang texture naman pinong-pino. Mas satisfying sa bibig at panlasa. Kaya mas mapaparami kayo ng kain. Hintay natin na mag-thicken o lumapot ng bahagya para mas makapal at saucy ang dating. Lagay tayo ng konting sugar para balanse ang linamnam ng lahat ng ingredients na nilagay natin kay NSLC. By the way, timplahan nyo lang ulit pag naluto na mabuti ang dugo. Kasi nga pala, kadalasan ng mga nagbebenta ng dugo, nilalagyan ng asin. Kaya maalat ang dating.
Yung iba, suka naman ang nilalagay para to prolong yung freshness. Di masira ka agad. Remember ka NSLC, blood is a good medium for bacterial growth. Kaya dapat pag binili, lutiin din ka agad. Huwag na po natin patagalin pa. Maglagay na rin tayo ng siling pangsigang o labuyo kung anong prepared natin kay NSLC. Kayo na rin ang bahala sa anghang na gusto ng inyong bibig. Sa kapag okay na, ilagay na natin itong bagnet na hiniwa-hiwa na naaayon sa ating tamang pagkagat. Kasama ng pre-cut at pinalutong ding laman ng loob ng baboy. Saka ibuhos dahan-dahan ang pinasarap na sauce at meron na tayong crispy dinardaraan. Wowie! Kain na tayo! Kain STLC!